tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mahalin mong mga bata, dahil sila ang buhay kong alaala sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan, Anton. Hindi ka pa mawawala sa amin ng anak mo. Nararamdaman ko na hindi na magdadagal ang buhay ko. Ito ang biling ko. Mahalin mo talaga ang mga bata. Dahil mahal na mahal ko sila. Huwag silang pamamayaan. Mangako ka sa akin. Mahal na mahal kita, Sao ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan ka namin ng mga bata. Tanggap ko ang katotohanan, Linda. Na hanggang dito na naman ang buhay ko. Gusto man nating tumagal ang ating buhay, hindi natin hawak. Ang tanging magagawa natin ay tanggapin ito ang buong puso. Namamasailalim sa gusto lang ang bigay ng ating buhay. Anton! Ang masasabi ko lamang sa iyo, ang labis na pasasalamat ko. Dahil kahit kailan, hindi mo ko binigyan ang sama ng loob. Pinaramdam mo sa akin ang iyong pag-ibig. Sa kabila ng pag-ayos sa akin ng mga magulang mo, e kung pinili mo. Paano na ako kung mawawala ka? Paano kami na mga anak mo kung iiwan mo na kami? Gusto ko sana na ipaglisan ko sa buhay na ito ay simulan mo ulit ang buhay. Anong ibig mo sabihin, Anton? Bumalik ka sa mga magulang mo. Sulin mo ang matagal ng kahilingan ng iyong mga na makasama niya ang mga bata. Ano? Wala nang dahilan para hindi mo pagbigyan ang matagal ng kagustuhan ng iyong mama. Mawala ka man sa mundong ito. Hindi nang kahulugan na mawawala na rin ang pag-ibig ko sa iyo. Dadalhin ko hanggang sa hukay ang pagmamahal ko sa iyo, Anton. Alam kong mahal na mahal mo ako, Edna. Sundin mo na lang ang kahiligan ko at ito lang aking huling kahiligan sa iyo. Bumalik ka sa mga magulang mo. Dalhin mo mga bata. Bukod sa pagkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan, makakapilin mo na rin ang iyong ama. Napatagal lang nangungulila sa iyo. Kaya pinapakausap ko sa iyo. Dalhin mo yung mga bata sa iyong ama. At doon na kayo tumira. Habang buhay. Anak ko, labis-labis ang pangungulila ko sa iyo. Salamat, anak ko, at umuwi ka dito sa bahay. Akala ko, mamamatay na ako na hindi pa rin kita nakikita. Pwede ba naman yun? Malakas pa naman kayo eh. Anong malakas? Tingnan mo ang asawa mo. Ang bata-bata pa'y kinuha na siya ng puong may kapal. Iba si Anton. Iba kayo. Si Anton ay may karamdaman. Samantalang kayo eh, ang lakas-lakas niyo pa, ang lusog-lusog niyo. Kaya't huwag kayong magsalita ng kanyang. Dahil hindi pa ako anda para sa isang mangmahal ko sa buhay na mawawala. Ay, nako.
Kung hindi pa nga namatay si Anton eh, hindi ka pa uwi dito sa bahay. Eh, paano nang po ako babalik dito eh? Ang liit-liit nitong bahay natin. Kung bakit kasi, ang laki-laki ng sahod nyo, eh hindi kayo nagpagawa ng mas malaking bahay. At bakit pa kami lilipas sa mas malaking bahay ng daddy mo eh? Dadalawa lang naman kami. Kung hindi ka kasi nag-asawa ka agad, baka napalaki pa namin to. Kahit na, hindi lang naman kayo ang pwedeng tumira dito eh. Nariyan naman po si Tio Elmer. Eh, doon naman kasi sa kwarto mo siya natutulog eh. Ay, tingnan niyo yan. Kailangan pang sa kwarto kumatulog si Tio Elmer. Kung malaki tong bahay, di may sarisa ng kwarto si Tio Elmer. Bakit? Kung malaki ba tong bahay, eh, dito kayo titira ng mga anak mo? Kukuha siguro ako ng medyo malaki-laki dito. Ano? Kukuha ka pa ng pagkakagastusan mo eh. Meron naman tong bahay. Mama, tatlo kami. Ako at ang dalawa ninyong apo. Saan kami matutulog dito? Maliit sa amin ang bahay na ito. Doon naman ang Tito Elmer mo sa kwarto ko matutulog eh. Maluwang at malinis yung kwarto mo. Kaya yun na lang gamitin ninyo. Ano po? Oh, si Tito Elmer naman ang nawala ng bahay. Kung bakit kasi, hindi na kayo nagpagawa pa ng isang bahay. Ang laki-laki ng pension ninyo eh. Eh anak, may sentimental value sa akin ang bahay na ito. Ito ang kauna-unahan naming naipundar ng iyong lolo. Ganito na lang. Magpapagawa ko ng bahay, pero kailangang dilipat kayo sa ipapagawa kong bahay para magkasama-sama tayo ng mga anak ko. Anak naman, inaalis mo sa akin ang natitirang kaligayahan ko sa buhay. Kung lilipat ako sa ipapagawa mong bahay, para mo na rin inaalis sa akin ang alaala ng iyong namayapang ama. Ay nako, ang sabihin ninyo, ayaw nyo lamang akong gagastos. Ah, paano? Isa nyo naman bulo. Ilocano kaya talaga? Oh, Mami, yung pasalubong ko ha, huwag mong kakalimutan. Oo naman. Pwede ko bang kalimutan ang billing ng isa sa mga love of my life? Isa sa mga love of my life? Eh, sino bang love mo, Mami? May kapalit na bang daddy ko? Wala. Nag-iisa yata ang lalaki sa buhay ko, ang daddy mo. Eh, sino kung ganang isa pang love na tinutukoy mo? At bakit hindi lang ako? Oh, syempre. Ang lola mo. Lola? Tanda-tanda na ng lola eh. Tatawagin mo pa rin siyang love. Ang corny mo naman, Ma. Anak naman. Ngayon nga natin dapat pahalagahan ang lola mo. Dahil matanda na siya. Ang kapatid mo nga pala, nasaan? Eh, nasan pa di naririn ulit sa kabilang bahay? Ewan mo na kita kung ganun. At pupuntang na lang ako dyan sa kabila. At nang makapagpaalam rin ako sa lola mo. Siya nga pala, yung bilin ko. Gastusin na lamang ang perang ibinigay ko sa mga importanteng bagay, ha? Eh, Mami naman, ano ba? Para ka namang nakakaloko eh. Nakakalokong ano? Kung anong pinakaayaw ko, yun naman ang ginagawa mo. Na anong pinakaayaw mo sa ginagawa ko? Yung billing ka ng billing. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat yung billing. Gusto ko kasi na matuto kayo ng kapatid mo sa buhay. Dahil hindi lahat ng... Oras ay malakas ako? Ganun ba? Kita mo na si daddy? Memoryado ko na ang mga dialogue mo eh. Kaya pwede ba, Mami? Tigilan mo na yung katadagdag mo dahil malaki na ako at may sarili na akong pag-isip. Sige. At nagri-ring yung company phone ko. Baka ang boss ko na yan. Sige na. Ingat lang kayo dyan, ha? Yung biring ko, Mami, ha? Huwag mong kakalimutan. Sige na. Sasagutin ko lang ito para malaman ko kung ano ang sasabihin.
sabihin mo niyan? Hindi ba pwedeng mamalagi ka dito sa bahay? Kahit isang buwan lang, Mami? Naku, anak. Nagsalita ka naman ganyan. Bakit kung naririto ba ako sa bahay? Eh, nakakausap ko kayo ng kuya mo. Hindi naman ha. Dahil kung hindi mga kaibigan ninyo ang kausap ninyo dito sa bahay, ang cellphone naman ang kaharap ninyo. Hindi nga ninyo ako kinakausap kung naririto ako sa bahay eh. Hindi ka nga namin nakakausap madalas ng kuya. Pero ang presensya mo lamang dito sa bahay ay napakalaking bagay na para sa akin. Dahil pakiramdam ko, safe ako kung nandito ka. Ano yan? Sohol? May ipapabili ka rin ba sa akin? Wala ho. Ang hiling ko lang sa'yo, mag-ingat ka palagi. Ang makita kang malakas ang pangangatawan mo sa tuwing umuwi ka dito sa bahay, sapat na yun sa akin. At siyempre, ang pasalubong mo. Ay, naku anak. Anak ka nga ng daddy mo. Manang-manang ka sa kanya. Oh, paano? Alis na ako ha. Yung bilin ko, huwag kang umalis ng bahay. Hanggat hindi kailangan. Ikaw lang ang babae dito. Kaya ikaw lang ang inaasahan kong mag-aalaga sa lola mo at kuya mo. Ako, Apo. Bihis na bihis ka. Saan ka ba pupunta? Ah, may choir po kami. Practice. Magpa-practice po kami. Ah, pasok po kay Lola. Eko, ang Apo kong napakaganda na nagmana sa Lola. Eh, teka. Aalis ka pala eh. Mabuti pala at maaga-aga akong pumunta dito sa bahay ni Jo. Eh, kung hindi pala eh, hindi kita maabutan. Mabuti nga yun at pumunta kayo dito ngayon, Lola. Eh, paano hindi ako pupunta eh? Diyan na nga lang ang bahay ko eh. Hindi pa ninyo ako mapasyalan. Pasensya ka na, Lola. Medyo busy kasi ako ngayon eh. Kaya hindi kita nadadaanan dyan sa bahay nyo. Eh, kunin mo na tong dala ko. Para sa'yo to. Ang Lola talaga, tuwing pumupunta dito, mayroon at mayroong dalang pagkain. Eh, siyempre. Oh, ito. Kainin mo na bago ka umalis, eh para may laman na mainit yung sikmura mo. Ano ba to, Lola? Ano pa, di yung paborito mo, hot cake. Hot cake? Wow, sarap! Ito nga yung paborito ko. Eh, oo naman, paborito mo yan, kaya yan ang niluto ko. Asya nga pala, ang kuya mo, narito pa ba? Kanina po, umalis na. Sana naman nagpunta. Siyempre, gumimik na naman kasama ang mga kabarkada niya. Ay, nako, ang kuya mong talagang yun, oo. Abay, halos na araw-araw na siyang umaalis. Oh, sige na, kainin mo na itong hot cake habang mainit pa. Ah, salamat po, Lola. Ang bait-bait talaga ng Lola ko. Akin na po, para makakain na ako bago ako aalis. Eh, ano bang pinagkakabalahan ng kuya mo? Eh, na, ang lalaki yun talaga, oo. Ah, sige po, Lola, kakainin ko na po ito, ha, para makaalis na ako. Sige, Lola. Sa akin lahat ito, Mami? Oo naman. Ito ang may binilin mong bibilin ko, hindi ba? Oo po, Mami. Ah, si May po. Wala ka bang pasalubong para sa kanya? Eh, wala namang sinabi sa akin na gusto kong bilhin para sa kanya. Bait-bait mo talaga, Mami, ha? Ah, teka lang. At pupuntahan ko rin ang lola mo dyan sa kabila. Ano bang gagawin dyan sa kabila? Eh, kararating niya lang.
Ibibigay ko rin sa lola mo itong pasalubong ko sa kanya. Bakit mo pa bibigyan ng pasalubong ang lola? Halos nasa kanya naman na ang lahat. Nakakain naman niyang gusto niyang kainin. Nagbibili naman niyang kahit anong gusto niya. Anak, kahit halos lahat ay nasa iyong lola, ay kailangan pa rin niya ang pagmamahal ng isang anak. O, paano? Dito ka muna at pupuntahan ko lamang ang lola mo dyan sa kabila. Sige, pero dalian mo ha. Oo, hindi ako magtatagal anak. Ibibigay ko lamang sa lola mo. Oh, bakit mo ba ako pinagmamadali? May hihingin sana ako sa iyo eh. Ubus na kasi yung iniwan mo sa aking pera bago ka umalis. Sige. Mamaya na pag uwi ko. Ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mong pera. Napakabilis talaga ng paglipas ng panahon. Kailan lang maliliit pa ang mga anak mo. Ngayon ang lalaki na nila. Halos hindi ko na sila nakakausap dahil abala na sila sa kanilang mga kaibigan. Oo nga ako Kailan lang bakuran lamang sila naglalarong dalawa. Ngayon gustong gusto nang magsarili. Lalo na yung si Joe Nako, abay, mag-iisang linggo na yatang hindi ko siya nakikita. Bakit? Hindi ho ba siya naggagoy dito sa inyo? Hindi nga At yung si Mae, nako, isa rin yun. Kung hindi pa ako pupunta dyan sa bahay niyo hindi ko pa makikita at makakausap. Magkaiba kasi sila ng hilig Siyempre, ang pupunta ng isa ay kung sino ang kapareho niya ng hilig. Mabuti na lamang ang anak mong si May at sa chest lamang siya naglalagay. Yung si Joe, kahit saan-saan pumupunta. Ay nako, hayaan na lang natin. Mga 10 years na kasi. Pagsabihan mo rin sila na mamalagi dito sa bahay niyo. At tulad ngayon, nakita ko na lamang si Joe na lumabas ng bahay. At malamang si May ganun din. Ay nako, ma. Kung alam nyo lang na kahit naririyan sila sa loob ng bahay, ay hindi ko rin sila halos makita at makausap. Paano? Nasa kanya-kanyang kwarto lamang sila naglalagi. At kung nasa sala naman ng bahay ang pagpindot ng kani-kanilang cellphone, ay nako, mga kabataan ngayon, ibang-iba sa mga kabataan doon. Pumunta sa Maynila? Oo. Nakakasawa na rin kasi dito sa probinsya. At isa pa, maganda sa Maynila. Paano mo alam? Nakapunta ka na ba sa Maynila? Ang bata pa natin kaya nung umalis tayo doon. May kachat kasi akong taga Maynila. Siyang nagkwento sa akin na maganda na rin ngayon sa Maynila. Mas maganda kaya dito sa probinsya. May mga mall na rin dito, no? Iba pa rin ng Maynila. Teka, taga Maynila ba yung sinasabi mong kachat mo? Shhh, gumingay. Marinig ka ni Mami. Hindi pa ako sigurado Kahit na, dapat marinig ni Mami. Lalo na't sa Maynila yung sinasabi mong pupuntahan mo. Bakit ba kanyang ka magsalita? Parang engot. Oo naman, sasabihin ko sa kanya. Dahil siyempre, sa kanya ako hihingi ng allowance ko Pero hindi pa ngayon. Dahil hindi pa naman ako alis. Sige, bago ka pumunta ng Maynila, magpaalam ka kay Mami kasi siya ang nakakakilala ng mga kamag-anak natin doon. Oo naman. Gusto ko lang marinig sa iyo kung anong salubobin mo tungkol sa sinasabi kong pagpunta ko sa Maynila. Maganda raw doon Marami kang artista na makikita. Teka,
Nagre-ring ang cellphone ko. Oh, hello! Chantal! Kumusta ka na? Eto, mabuti. Teka, nakapag-desisyon ka na ba? Alaga bang pupunta ka dito sa Maynila? Ha? Maganda dito sa Maynila. Magaganda ang mga mall dito at maluluwang pa ang mga sinihan. Hindi tulad dyan sa probinsya. Tuturoy kaya si Joey sa Maynila? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan.